Lost the top-rated music station ng dekada 80 ang DWBL. Ang pili na nagbiling ko sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan, bumapatikos, bumabanat, walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno, nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmangsa nangyayari sa lipunan, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakabuhan. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang. Cool ka lang. Ang ganda. Tira mo kako yung si Percy kako. Magaling talaga. Pero talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo. At more power. Keep it up. Percy Lapid Fire. Percy Lapid Fire. Tapang mo'y kakaiba. Walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, masasalubin ang baho mo. Sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire. Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader kinigiba, basta't mali kinabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Pating ikaw man ay politiko, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire. 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 Percy. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, Basta Tabloid, Hataw. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatunto ng Lapid Fire. Tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Muli po tayo mag-aanyaya sa ating pagtatanghal ngayong gabi. Natatampukan ang mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pag-uusapan, at tayo po ay sabayang napapanood sa ating pong FB Live.
Sa mga nanonood, meron po tayong chatroom. Maaari kayong mag-type ng inyong mga reaksyon na ating babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At dito po naman sa ating impilan, meron din po tayong numero kung saan maaari kayong tumawag at mag-text para po sa inyong mga reaksyon. Ang numero po ay 0915-707-0625. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Nabasa po ba ninyo ang mga artikulo? Ito pong mga naging pahayag ng anak ni dating Chief of Staff General Fabian Ber na nagsabing isang milyong paghingi ng tawad, ha? Isang milyon mang paghingi ng tawad. Eh wala pong hindi po matutumbasan ito ang mga atrocities na nangyari sa panahon ng tatay niya at ni Marcos. At ngayon pong araw na ito, lumabas na naman ang isang open letter. Isa pong pahayag naman ng anak ni Loren Legarda. Santissima. Mga kaibigan, oo. Nagpapahayag na mismo mga anak na nila. So, panoorin na lang natin ito at mag-isip-isip na lang kayo. Bakit ganon? Isipin mo itong anak ni General Ber, walang muwang ito ha, nung umalis sila dito. 9 na taong gulang yata, kundi ako nagkakamali. Eh ngayon, mahigit 40 anyos na. Ngayon niya na pagtanto kung gano'n naging kasama. Kung gano'n naging karumal-dumal at hindi ka patapatawad ang mga atrocities, mga pag-abuso sa panahon ni dating Dictator Ferdinand Marcos. Tapos yung iba, masisisi nyo ba? Lalo yung mga biktima. Eh yung mga biktima nga ang dahilan kung bakit namulat ang mga pag-iisip nitong mga taong ito. Ang mga atleta rin po, mga coach ho. Bakit ba sila, mga kaibigan, ay nagtataguyod para sa pagtakbo ni Vice President Lenny Robredo? Ang mga abogado naman sa kanilang oath-taking, di ba nanumpa ang mga bagong abogado na nakapasa sa bar exams, itong nakaraang bar exams, mga kaibigan. Nagsuot sila ng kulay pink na face mask, ho. Habang ang mga awiting may kaugnayan sa martial law ay pinatutugtog. Sabi naman ni Digongyo sa kanyang mga taga-suporta, ito kayong mga taga-suporta ni Digongyo. Ano sabi niya sa inyo? Ano mensahe niya sa inyo? Ito ang mensahe niya. Abangan ko kayo sa impyerno. Doon na raw kayo magkita-kita sa impyerno. Mga damuho kayo. Antayin ko kayo, sabi niya, mga kaibigan. Dahil alam niya raw, doon siya patungo. Kasama kayo, patungo rin kay Ron. Sabi ko na sa inyo, ang pangalan nito, Digonyo eh. Bakit ba lahat ng sabihin natin nagkakatotoo? Lintik na dila ito. Hindi naman napapalitan ng dila. Ewan ko ba?
sabi natin o, iskuyukot. Makalipas ang ilang buwan, may tumalun sa stage si iskuyukot. Una, kuyukot. Yun. At etong mga tarantado sa Manila City Hall ng mga Hinduropot, mga kaibigan, sabay gumawa ng katarantaduhang resolusyon na naman. Gusto nila bilangin ang boto sa Manila City Hall. Sabay mga anak ka ng... Anak ka ng po. Anak ka ng po. Anak ka ng po. Ayan po, ha? Anak kayo ng po. Ang tatay niyo si Winnie the Pooh. Ah, nanay pala nila yun. Babae yun eh. Si Winnie the Pooh. Tatay nila si Winnie the Keh. Parang si ano yun? Ha? Si Winnie the Pooh at saka si Winnie the Keh. Ha? Yan o, ay parang si Kwan. Itong tumatakbo sa party list. Nabaliktad ang uso. Si Pialago, mga kaibigan, ano po, ha? Eh ngayon, basahin natin itong mga istoryang ito. Ito'y mismong mga tao na, anak na mismo ni General Pabiamber. Ang ika nga po ay hindi niya magawang hindi tuusin ang kanyang ama, mga kaibigan, ha? Nang kanyang... mabasa ang mga pangyayari at magsiyasat sa mga nangyari kung may katotohanan ito. At sa bandang dulo, ang naging resulta ng kanyang pagsasaliksik tungkol sa mga pangyayaring hindi niya inabot o inabot man niya, mga kaibigan, ay bata pa siya. Wala pa siyang sapat na kaisipan para maunawaan yan. At kapag siya'y nagtatanong sa kanyang mga magulang at kay First Lady Imelda Romualdez Marcos, ang sinasabi, iba ho, sa kanyang mga nababasa. Ganun din itong anak naman nitong si Loren Ligarda. Unahin natin kaya ito. Ang sabi niya, my mother, ang nanay daw niya, ay isang halimbawa, ha, ng kung paano ang isang pasismo ay nagtatagumpay, ha, mga kaibigan, at siyang namamayani. At kung bakit ito tinatanggap ng lipunan, di ba? Nagiging normal. Ito yung sinasabi, di ba? Na madalas natin banggitin yung sinasabing when plunder becomes a way of life. Ha? O yan, ito yun. Mamaya babasahin natin ulit yun. Ito, sabi niya, normalized, facilitated, ushered in. Ang sabi ho nitong anak ni Loren Ligarda, na lalaki, lalaki itong anak niya. I'm writing this week after learning, sumusulat daw siya, nagsulat daw siya, ngayong linggo, pagkatapos niyang mabalitaan na ang kanyang ina, isang babaeng nagngangalang Loren Ligarda, ay tumatakbong senador sa tiket na pinangungunahan ni Marcos at isang Duterte. Ha? O, ng isang Marcos at isang Duterte. At ini-endorso niya ang pasista. Sa mga nakaraang linggo, siya raw ay umiiyak araw-araw. Screaming every day until I spat out blood. Hanggang sa siya'y magsuka ng dugo, dumura ng dugo, ha, mga kaibigan.
the decision, eh, araw-araw daw eh, napapasigaw siya, umiiyak siya, ha? At napapasigaw. Hanggang sa siya ay dumura ng dugo. Ang decision daw na ginawa ng kanyang ina is so profoundly unthinkable. Napakahirap, ha? Isipin, malalim, masyadong malalim na isip. Mahirap isipin. Unconscionable, unforgivable. Hindi ka patapatawad eh, mga kaibigan eh. Ha? Hindi ka tanggap-tanggap. In the last month, my entire life has collapsed. Bumagsak daw ang kanyang pagkatao. Ha? Mga kaibigan, ang kanyang buong pagkatao. Ha? It is beyond a nightmare. Sipin ninyo, ito hindi ko naiisa-isahin. Mahaba English eh. Magtatagalugan pa tayo rito. Itatranslate pa natin sa Tagalog ito. Una, hahaba oras natin. Pangalawa po ay hirap minsan, mahirap itagalog ng impromptu eh. Hindi tayo si Paeng Yabut eh, mga kaibigan, di ba? Tayo si Chupaeng lang eh. Ha? O mga kaibigan, iba si Paeng Yabut, iba ho si Chupaeng. Ha? O ngayon, naging raw siya, ang paralisado dahil sa sakit na kanyang nadama. Ha? Pero wala raw siyang choice, kundi ang ideklara publicly, ha? Isa publiko na na siya ay disgusted, mga kaibigan. By my mother, sipin ninyo, ha? Dismayado siya sa kanyang nanay, ha? And what she has decided to do. Ano ibig niya sabihin dito? Yung pagsama sa tikit ni Narcos Jr. Anak ito, ang binabasa ko sa inyo'y balita. Hindi ko imbento. Hindi ako nag-imbento rito, ha? Mga, baka akala ninyo, baka sumobra ako, ha? Mga kaibigan, ha? Ngayon, I have not lived in the Philippines, ha? Since I was 18. I haven't been in half a decade. Haven't seen my mother. Sipin mo, mga 5 taon niya nang di nakikita yung nanay niya. As long, and did not know who was running. Hindi niya alam sino mga tumatakbo rito. I have witnessed the last 6 years unfold in absolute horror. Ito yung tinutukoy niya, yung administrasyon ni Digonyo, mga kaibigan. Talagang horrific yan. Ha? Horror talaga nangyari dito sa Pilipinas. This detachment is an immense privilege and conditioned by the immense trauma of having grown up in a country that I always recognized was sick. Talagang tingin niya rito sa bansa natin eh. Isang bansang malala ang karamdaman eh, na infected with historical amnesia. Madalas din natin sabihin yan. Anyway, ganito na ho kapangit ang nangyayari ngayon sapagkat hindi na ho tayo na lang ang nagsasabi sa mga taong ito kung anong klase ang tingin natin sa kanila. Hindi na ho tayo nagsasalita niyan. Sino ho? Ha? Dugo ng kanilang dugo at laman ng kanilang laman. Sariling anak, mga kaibigan. Ito raw siya, itong anak ni Loren Legarda,
ay pinanganak noong 1990. Ang sabi niya, in the shadow of decades of Marcos terror, sa anino ng dekadikadang lagim ng ni Marcos, panggigipit at katiwalian, I truly cannot believe, hindi ako makapaniwala, the success with which these crimes have been whitewashed, na itong mga naging matagumpay ang mga krimeng ito ay ma whitewashed. Ano ba sa Tagalog yung whitewashed? Ha? Mga kaibigan. Eh di ba parang ano yun? Parang hindi lang napagtakban, di ba? Kung hindi talagang nabaliwala pa, di ba? Yun ang whitewash eh. Maraming kasamang salita yun eh. I feel like the rug has been pulled out from under me. Oh, mga kaibigan. Sipin mo yung hilahin yung rug sa na tinatapakan mo. Ano mangyayari sa iyo? Matutumba ka, 'di ba? Oh, dahil diyan. Et cetera na to. Binabalita ko lang sa inyo itong sinasabi ng anak ni Loren Legarda sa kanyang nanay na si Loren. Ha? Mga kaibigan, kilala naman ninyo si Loren. Ilang ulit nang naging senador yan, ang haba na ng terminong naging senador yan. Di lang yata tatlong term yan eh. Naka-anim na term na yan eh. Bumabalik na naman ngayon. Alam ba ninyo sa huli? Ha? Ang sinabi niya, tinawa, sabi niya eh, F-U-C-K, my mother for abetting this. Ha? Dahil lahat ng kasama ang tinukoy niya, mga kaibigan, eh sabi niya, F-U-C-K, my mother. Ayan, itong sinasabi ng anak, sabi niya, their crimes are her crimes. Kung ano krimi ng mga sinamahan niya, krimen niya rin yun. Sa kanya ng krimen ngayon yun. Kasama na siya. Ha? Make her defend them. Sipin ninyo, ang sakit, ano, masyadong, ano ito, sukdulan ang hinanakit ng kanyang anak laban sa kanyang isa inang si Loren Legarda. Ang importante dito, hindi pa masakit ang mga sinasabi natin eh, laban sa mga tarantado, mga kaibigan, laban sa mga walang iyang politiko, mas masakit kung nanggagaling yan sa kanilang anak. Di ba itong si Digonyo, ang bumabati ko sa kanya, nagsisiwalat ng mga katotohanan na nalalaman niya sino, pamangkin niya. Oh, sana kung hindi totoo, naninira lang yung pamangkin. Hindi, tugma sa mga pangyayari. At yun sa kanya, hindi para siraan sila, para imulat ang publiko kung anong klase meron ang Davao City, na nagkamali din tayo ng ating pananaw pare-pareho nung ito'y kumandidato noong 2016. Sabi ko nga sa inyo, ako unang kumakampanya dyan anong taon? Mga 2009. Ha? Kailan ba yung, teka, 2008? Ano ba yung 2008? Ha? Election ba yun? Hindi, 2010 ang election eh. 2010 eh. O, di 2007, di ba, ang election. O, pagkatapos nun, papunta tayo sa 2010, magkakaroon ng presidential election. Si Pinoy yung kandidato noon, di ba? Oh, mga kaibigan, bago mag 2010 eh, na nakapunta ako ng Davao, kinuwento ko na ito eh. Humanga ako eh. Kaya nung ako'y nandito na, eh may pinalalabas sa aking balita sa column ko na para
siraan si Duterte, akala ko nung paninira, dahil politika eh, kalaban, nanggaling sa kalaban niya, yung mga press release na hindi ko naman itinampok sa aking column dahil sabi ko nga, kagagaling ko lang sa Davao noon, nakita ko eh, haka kong ganda rito ah. Kausap namin yung nakaupong manager ng PAGCOR that time, doon sa Davao City. Nakakwentuhan namin, sabi niya, ako'y taga-subaybay ng inyong dalawang pahayagan. Sabi niya sa amin, kasama si Ka Jerry Yap, yumaong Jerry Yap. At may kasama pa kaming namatay na rin, kaibigan ni Jerry Yap. Ako'y taga-subaybay. Yun ang kakilala ng manager, yung kasama namin ni Ka Jerry Yap. Sabi niya, ako'y taga-subaybay ng inyong pahayagan. Akala namin binobola kami. Kung akala ninyo binobola ko kayo, narito ang mga dyaryo. Bay, nakatambak yung dyaryo, yung pile ng dyaryo. Pati mga ano rito, yung bang parang comic strip, tsaka may istorya doon ng mga yung sinusubaybayan, di ba? Katulad sa comics. Eh, alam na alam niya, sinusubaybayan niya lahat eh. Hindi lang yung mga column namin eh. Nung sinabi ko sa kanyang, napakaganda rito, dapat pala maging presidente si Duterte. Sumama yung mukha nung tao, hindi ko nasasabihin sa inyo ang pangalan nun, in fairness. Mabait yun eh, mga kaibigan eh. Manager yun ng PAGCOR that time doon sa Davao City. Nagtaka ako, bakit sumama ang mukha? Eh, very safe ka ako rito sa Davao. Yung pala takot ang mga tao, hindi ko alam kasi sandali lang tayo nandun. Kasi pala patayan pala ron, eh ganun lang, parang pumapatay ng manok, mga kaibigan. Walang due process of law. Dahil sa berdugo pala ang pagpapatakbo sa gobyerno. Kaya yung kung kayo naniniwala, bay, nung martial law, tahimik eh. Bakit hindi tatahimik? Eh, birdugo yung gobyerno. Ayan o, ito yung anak mismo ni General Bear, na si Juana Bear. Si, minsan, nabanggit ko sa inyo pangalan, di ba? Yung girlfriend ni General Fabian Bear, na si Edna Kamkam. Yung pala ang anak nito, si Juana Ver, mga kaibigan, siya po ay humihingi ng tawad. Ha? At ang paghingi niya ng tawad pa isa-isa sa mga nakakausap niya na naging biktima ng ng human rights violation. Hindi lang human rights, kundi ang tawag dyan, atrocities eh, di ba? Mga kaibigan, humingi siya ng tawad at ngayon ay kasama na siya nitong mga grupo na nagtataguyod para labanan ang mga ganyang klase ng leader na katulad ni Marcos at ni Digonyo. Mag-isip kayo, basahin ninyo itong istoryang ito. Ito huy, kung ano eh, 44 years old na pala itong si Juana Bear, mga kaibigan. Lumaki na ito, umabot na siya ng 44 years old dahil sila na exile sa United States at sa Europe. Oh, nung nandi dito yan, buhay prinsesa yan. Ni lamok, hindi pwedeng dumapo sa kanya. Alam ba ninyo yon? Inihahatid yan sa eskwela, limousine. Maraming security. Hindi yan nakakapunta sa birthday party ng kung kani-kanino. Siyempre, alam mo yung mga nabubuhay sa kwan, yung mga diktador sila, di ba? Magawa sila ng kahayupan. Panoorin ninyo yung kwan, yung mga yung sinabi ko sa inyo no na yung karakter ng mga
mga taong ayaw nang umalis sa pwesto, mga diktador, mga ano ba tawag mo dong iba? Ha? Yung mga ruler, ha? Iba pa, marami pang tawag dyan. Mga kaibigan, iisa karakter niyan eh. Ano ang isa? Paranoid. Tatakot sila dahil yung gumagawa sila ng masama eh. Di ba? Oh, kaya kailangan nila ng pag-iingat dahil iniisip nila palagi baka sila pagtangkaan, pati mga anak nila. Pero hindi nila nare-realize na kaya sila nagiging paranoid eh dahil sa kanilang ginagawa na pag-abuso sa kapangyarihan. Oh, ay ngayon aminado siya na pinag-aralan niya, tinimbang niya lahat, naniniwala siya na ang ama niya sa panahon ni Marcos ay kasama sa gumanap ng pag-abuso sa mamamayang Pilipino. Kaya nasabi niya ay hindi sapat ang milyong paghingi ng tawad. Milyon na paghingi ng tawad lamang sa dinanas nitong mga taong inapi, ha, pinahirapan. Wala namang, katulad natin, halimbawa, alam nyo, yung mga tarantadong diktador, mga kaibigan, yung mga sakim sa kapangyarihan, yung mga berdugo, ang iniisip niya mga walang yana yan, di ba, huwag silang maalis sa pwesto. Ang iniisip nila, minsan dumadating yung panahon na ang taong bayan, ha? Hindi na sila matiis, lumalabas ang taong bayan. Katulad ng nangyari sa mga rally bago pa yung bago bumagsak si Marcos dahil sa ginawang pagpaslang kay dating Senador Benigno Aquino Jr. O kahit na nung bago papaslangin si Senador Benigno Aquino Jr. Ano ang hindi maintindihan nitong mga hayop na ito? Ha? Ano hindi nila naintindihan? Na yung solusyon, 'di ba, pagka nagkaroon na ng rally, oh, 'di ba? Hindi na matalaga matagalan, bumabagsak na ang ekonomiya, 'di ba? Bagsakan ng ekonomiya at saka kay Marcos talagang bagsak na ang ekonomiya, lalo pang bumagsak nung dumami na ang protesta, mga kaibigan. Kung ano-anong paraan ang ginagawa nila, gusto nila ma-contain yung humupa, ha? Mapatigil yung tao. Paano titigil yan? Kailan nila ipaglalaban ang kanilang sarili? Ha? Pagkapatay na sila, magagawa pa ba nila yun? Katulad nito, mga kaibigan, ngayon, tinutuos na sila ng kanilang ama, ng kanilang mga anak, itong kanilang mga magulang. Si Loren, buhay pa, minumura na ng anak niya. Ano katulad nito? Yung sinasabi natin na ano? Gugustuhin ba natin na wala tayong gagawin? Gayong itong Pilipinas ay sasakupin na ng China? Kapag nanalo itong mga Manchurian candidate, oh, mga kaibigan, ano sasabihin ng mga anak mo pagka sila ay nandoon na sa sitwasyong yun? Kapag ikaw ay nakalibing na, mumurahin ka, pati na nga po mo. Ayan, oh. Ito, oh, nagkakatotoo na, oh. Ang sinasabi natin, sasabihin nila, susumbatan ka. Bakit mo anya? Hindi kami pinaglaban. Ha? Eh, alam mo nang, ganun ang ginagawa sa panahon ninyo, na hindi man lamang kayo tumindig para ipaglaban ang aming kinabukasan. Kaya eto kami ngayon, nakagapos kami sa pagkaalipin. Mga kaibigan, samantalang naging bansa tayo, ha?
na mga bilang isang bansa dahil sa mga bayani na nagbuwis ng kanilang buhay, na nung panahon na yun ay iniisip ang kinabukasan nating mga Pilipino. Mga kaibigan, yan na yun eh. Ito na yung sinasabi natin eh. Nagkakatotoo na eh. At ang masama, si Loren Legarda, buhay pa, minumura na ng anak niya. Eh, itong anak ni General Ver, eh, matagal nang patay yung tatay niya, di ba? Hindi naman niya minumura, pero inaaminan niya. Mga kaibigan, ito hindi magawa ngayon. Di ba? Ayaw umamin eh. Ano ba solusyon para tumino ang bayan? Pag alam mong may problema na, alam mong hahaba lang ang kwento, igigiit mo lang yung sarili mo sa pwesto, hindi natitinuyan, hindi nababangon ang ekonomiya dahil mag-aatrasa na ang mga investor. Mga kaibigan, pag nagkamali tayo ngayong eleksyon, aba eh, sino ba problema? Yung problema, yung nakaupo. Ano dapat mong gawin? Bumitiw ka. Hindi ba? Bitiwan mo na yan. Maawa ka naman sa bansa mo at sa mamamayan mo. Eh, wala na sila niyan eh. Iniisip nila eh. Ang masama, kayong mga mamamayang nagugutom eh. Di ba? Kayong mga jeepney driver na hindi na kumakain dahil kulang pa, pambili nga ng krudo, hindi na makasapat eh. Mga kaibigan eh. Oh, kung sasakay ka nga ng jeep ngayon eh, kung may konting pera ka, wag mo nang kukunin ang sukli. Kung may konting buho ka, iabot mo na sa driver. Parang awa mo na lang. Di ba? Mga kaibigan, hindi natin ito sinasabi para sa kaninong politiko. Eto, tatapating ko kayo. Huwag kayong mabahala ngayong eleksyon. Ang pagandaan nyo lang, yung dayaan. Kasi dapat yan, kahit naman anong eleksyon eh, di ba? Dapat handa ka doon sa pandaraya. Diba? Kasi, ano yan eh? Ano na yan ang politika eh? Sistema na yan. Kasi pinabayaan eh. Pinabayaan yan eh. Ang dami nang umabuso. Naputol na sana yan nung panahon ni Tita Cory. Unti-unti rin bumalik. Bakit? Eh kasi yung mga tao rin ni Marcos nakabalik din eh. Diba? Nakabalik din isa-isa eh. Oh, sila yung rile, nakabalik din yan eh. Mga kaibigan, yan, maasa ka. Yan, sila Gloria. Ano hangad niyan? Hindi ba naging problema na ng bansa yan? Na dapat bumitiw? Lalo pa nagtagal eh. Si Gloria Matagal Arroyo. Mga kaibigan, hindi pala makapagal ang apelido niyan eh. Matagal. Si Gloria ang nagtagal Arroyo. Isipin ninyo, sino problema? Ginagawa nilang problema yung mamamayan kung sino-sino para ma-divert ang issue. Ito niya, mga komunista. Komunista. Ginamit na ni Marcos yan eh. Di ba? Nung una, para makapagsip-sip sa kanu eh. Oh, ginamit yung, ano tawag doon? Yung komunista, dahil may communist, may anti-communist Amerika noon na campaign dahil sa Russia, di ba? Mga kaibigan? Oh. Ano, sa bandang huli, ginamit lang pala ni Marcos yun. Mga kaibigan, lagi sinasabi, kung hindi minarsyalo ni Marcos, napunta tayo sa komunismo. Ano? Anong komunismo? Komunista raw yung mga nagrarally. Maaring mga merong leaning, di ba? Pero, eto nga, mga anak na nga ni General Ver nagsasabi. Isipin mo yan, ha? Yung nagsusulat sa
Hindi ko na babanggitin kasi baka kuan eh. Ito na lang, ito mismong anak. 9 years old siya ngayon. Ngayon niya lahat. Pagkatapos niyang balansehin, pag-aralan, ano siya? Nag-apologize siya. Pero siya rin ang may sabi na kahit 1,000,000 paghingi ng tawad, hindi sapat yun. Sa mga nangyari sa diktadurya ni Marcos at sa pag-abuso, pang-aaping ginawa niya sa mga mamamayang Pilipino. Eh kaya nagalit ang tao nun eh. Di ba? Eh, nagtitiis na nga tao, lahat tiniis na. Akalain mo, ipapatay pa si Ninoy. Di ba? Oh, mga kaibigan. Ito, yung anak na mismo, nagsasabi, kayo, nagsasabi kayo, na, oh, bakit niya, naging presidente si Cory, naging presidente si Pinoy, bakit hindi nila tinuklas o pinarusahan yung mga tunay na nagpapatay sa kanilang sa kanyang asawa sa tatay ni Pinoy? Eh tanong yan ng mga kuan, ma hindi nag-iisip. Bakit? May desisyon na yan eh. Na-desisyonan na kasi yung kaso ni ng pagpatay kay Ninoy, di ba? Ang daming nakulong. Pero later on, sinasabi nila na sila'y inakusahan lang, ginamit lang sila. Nasabi lang nila yon. Pero may mga tinuturo sila. At yung mga nagturo, nakalaya yung isa, ilang araw lang eh, nagbisikleta sa Cultural Center of the Philippines, sinasagasaan eh. Patay. Isipin mo sa dami ng masasagasaan, bakit yung kalalaya lang pagkatapos na makulong ng mahabang panahon? Di ba? Yung mga katakataka, di ba? Pwedeng ilagay sa Guinness Book World of Record. Eh. Anong gusto mo? Baguhin yung kaso? Baguhin? I-pattern kung sino talaga nagpapatay kay Ninoy? Ha? Eh, yun ang nangangahulugang kinikilala nila, alam na nilang walang mangyayari dahil matagal nang napasyahan yung kaso. Di ba? Oh, napasyahan na eh. Pinal na yun eh. Paano mong ipapakulong yung mga taong kasabwat doon? Ang daming guwan eh, mga distortion. Mga kaibigan, parang si Satanas. Di ba? Si Satanas, di ba, gusto niyang linlangin si Kristo, di ba? Noong pagkatapos mag-ayuno ni Kristo, eh siyempre gutom, di ba? Hindi kumakain eh. Eh, ipag-utos mo sa anya, kung ikaw ang anak ng Diyos, na yan bato eh, gawin mong tinapay, maging tinapay yan. Ano sabi ni Kristo? Nasusulat anya na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa mga salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Oh, mga kaibigan, binago na naman ni Satanas. Ha? At si Satanas gumagamit din ng Biblia, mga kaibigan. Di ba? Ano sabi? Yung ano anya, tumalong ka dyan anya. Ha? Kasi nasusulat anya, di ba, na kwan? Alalayan ka ng, kung ikaw ang anak ng Diyos, alalayan ka ng mga anghel. Mga kaibigan. Binago niya yung nakasulat sa Biblia eh. Nakasulat sa Biblia eh, alalaya ng anghel ang kanya mga paa, baka matisod ng bato. Di ba? Pero hindi nakasulat doon, tumalong ka.
Katulad ng sinasabi ni Satanas. Di ba? Sinabi sa kanya, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Di ba? Kaya naalala ko ito si General Kirubin eh. Yung nagpahayag na suporta kay Narcos, ang balita natin, inutusan ng amo niya. Sino amo niya? Si Ang, yung may-ari ng San Miguel Corporation. Hindi ma may-ari yan, may-ari niya si Danding eh. Ngayon, yung Kirubin na yon, di ba dating nagkudeta yun sa panahon ni Gloria? Di ba? Oh, yan yung stand-up sa Marine Headquarters dyan sa Bonifacio. Ang pagkakwento sa akin ng ibang nakakakilala dyan, mabait daw yan. Mahusay daw makisama yan. Kaya lang, hindi raw makatanggi doon sa kanyang boss kasi doon na siya nagtatrabaho eh, kay Ang. Kaya nagpalabas ito ng pahayag ng pagsuporta kay Bongbong Marcos. Oh, ano ba pangalan nun? Si General Kirubin. Sipin mo pangalan nun. Alam nyo ba yung Kirubin? Di ba yung Kirubin eh, yun eh, isang uri ng anghel, di ba? Isang uri ng anghel. Pero yung Kirubin, yun ang pinakamataas. Ha? Sino yun? Sino yung dating Kirubin? Si Satanas yun eh. Sipin mo, di ba? Siya yung pinakamagandang anghel eh, na nilikha ng Panginoon Diyos eh. Ang tawag eh, Kirubin, di ba? Oh, pinahiran, mga kaibigan, di ba? Napakaganda niyan, napakatalino. Oh, pero ano nangyari? Dahil sa sobrang ganda, sobrang talino, nakipantay sa Panginoon Diyos at ibinagsak. Yun ang kwento sa Biblia eh. Kung si Satanas noon, iyan eh, anghel yan eh, ng Diyos eh, di ba? O, kaya lang, itinapon yan, mga kaibigan. Siya yung tinatawag na Kirubin. O, pinakamataas na uri yata ng anghel, ha, na hindi nakikita, di ba? Hindi natin nakikita yung anghel eh. Yung mga anghel na kinukwento sa Biblia, eh, ano yun eh? Yung mga inuutusan ng Diyos eh, di ba? Nakikita mo. Oh, kasi pwede silang makita. Iba-iba kasi yung anghel na yan eh. Oh, kasi may katumbas din na ibig sabihin, yung anghel. Oh, katulad yung sinugo kay Lot, di ba? Oh, yung mga anghel na yun, magaganda eh. Magagandang lalaki. Gustong gahasain ng mga lalaki na mga kalugar ni Lot. Di ba? Gustong gasain. Oh, pinipilit nilang pasukin yung bahay ni Lot. Eh, nakiusap si Lot. Kung gusto niyong gasain niya, ito na lang mga anak ko. Hindi nila alam, mga anghel pala yun, di ba? Na isinugo. Sipin ninyo kasi noon eh, lalaki sa lalaki na lahat dun eh. Oh, mga buti, hindi pa pinapanganak si Isko Moreno noon. Ha? Kung naging kapitbahay ni Lot itong si Isko Moreno eh, mga kaibigan eh. Ha? Eh, macho dancer na rin siya noon. Eh bueno, yan yung mga kwento. Ngayon, dun sa mga nag-aalala na para kay Vice President Lenny Robredo, ito lang masasabi ko sa inyo. Sino man ang sumuporta sa mga kandidato, una natin pakialaman yun. Huwag kayong masyadong mabahala. Eh, si Vice President Lenny Robredo nga nagsasabi, huwag kayong makipag-away. Di ba? Huwag ninyong awayin yung iba. Oh, ang gawin ninyo, mangumbinsi kayo. Di ba? Oh. Ngayon, ba't kayo nababahala? Ito paliwanag ko sa inyo, ha. Ang kaibahan nitong eleksyon na ito, huwag kayong magbase sa survey. Di ba? Kasi naku-confuse kayo eh, madali kayong ma-distract ng kung ano-ano. Wala tayong magagawa kung sino mga sinuportahan, di ba?
karapatan din nila yun eh. Suporta yun, hindi naman endorsement yun eh. Mga kaibigan eh. Oh, hindi endorsement ang tawag doon. Eh, ginagamit kasi endorsement eh, di ba? Hindi ho endorsement yun, mga kaibigan. Yun ay kaisahan ang tawag doon. Oh, eh, wala kang magagawa, yun ang gustong pagkaisahan eh, di ba? Ngayon, bakit hindi nyo dapat ikabahala yan? Alala, balikan nyo yung 2016. Kung sa bagay, napapaliwanag na natin ito ng paunti-unti. Ano ang dapat ninyong ikabahala? Ha? 2016, ikumpara mo tong eleksyon na ito. Alam ba ninyo, noong 2016, ito ha, binalikan ko yung mga survey nitong, ano, nitong Pulse Asia. Ha? Noong 2016 na kandidatong Vice President, itong si Bling Bling, ha? At saka si Vice President Robredo, mga kaibigan. Ang petsa na lumabas sa dyaryo sa Pulse Asia, sino lumalabas? Simula nung umpisa hanggang sa matapos, ito na yung pinakahuli na survey na inilabas nila dahil masyado nang malapit sa eleksyon. April 23, 2016. Nangunguna raw si ano, si Marcos, mga kaibigan. Ha? Sabi nila laban kay Representative Lenny Robredo. Oh, eh nung mga una eh, pangalawa si Chase. Kulelat lagi si Lenny, di ba? Itong pinakamalapit, sinabi nila na malayo ang distansya ni Lenny kay Marcos Jr. Laging ganun ang survey. Ano ibig sabihin? Nuulit lang nila ngayon yung survey na yan. Pero nung pagkatapos ng eleksyon, ano nangyari? Di ba hindi naman tumugma yung survey, mga kaibigan? Oh, hindi ba? Ngayon, kung noon nanalo si Vice President Lenny Robredo, mas lalong napakalaki ng kanyang tsansa ngayon na siya ang manalong Vice President. Eh, hindi rin naman siya dinala noon ah. Di ba? Hindi rin siya napagkaisahan na dalhin noon. So, ano problema natin doon kung dalhin si Blongblong ngayon, di ba? Wala kayong problema roon. Huwag niyong gawing problema yun. Sapagkat, kung noong 2016, hindi siya nadala, ano kaibahan noon at saka ngayon? Ang laki ho eh. Yung mga rally nila noon, nakaka-10,000 ba sila sa rally noon? Ha? Kahit si Digonyo? Ito bang nakita ninyong mga rally ni Vice President Lenny Robredo? Nakita ninyo sa rally ni Digonyo? Nung siya kumampanya? Wala. Hindi ganun. Number two, yung voluntourism, wala noong 2016 yun. Sabi ko nga sa inyo, pag sama-samahin nyo yan, halimbawa, noong 2016, ilan ang vice presidential candidate? Ang dami nila, di ba? Cheese, Senator Trillanes, sino pa? Si Cayetano, ba? Mga kaibigan? Oh, hindi ba? Oh, eh ngayon, di ba nung 2016 election, itong tatlo, laban lahat ito kay Narcos eh. Di ba? Siya rin ang kalaban itong tatlo eh. Mga kaibigan eh. Ibig nyo sabihin, itong mga nakuhang boto nitong tatlo, ha? Lalo na yung kay Cayetano, kay kanino yung isa? Ha?
kay Cheese Escudero? Ibig niyo sabihin itong mga ito sumuporta kay sa kanila, susuporta ngayon dito? Sa kanya lilipat? Abay, dehin. Hindi ho. Kung may paglilipatan yan, dito yan kay Robredo. At nung panahon na yun, walang volunteerism ng mga kabataan. Kahit matanda nga ngayon, nagbo-volunteerism eh. Di ba? Oh, mga kaibigan. Wala noon yan. Tignan ninyo, pati sa mga sports activities. Tandaan ninyo, ha, ang kaisahan sa Iglesia ni Cristo, hindi ho ang basihan nila eh kung mananalo yung kandidato o hindi. Ang kanilang kaisahan, ang importante sa kanila, masunod yung pagkakaisa. Hindi ho ang importante manalo yung kandidato. Kasi pagka natupad yung kaisahan nila, tagumpay na itinuturing yun sa Iglesia ni Cristo. Nandun ang tagumpay nila sa kaisahan, hindi sa panalo ng kandidato. Hindi ho ba, mga kaibigan? Kahit na alamin ninyo, tanungin ninyo, yan ang doktrine, mga kaibigan eh. Oh, so wala tayong issue ron. Ha? Eh, ang problema lang kasi may mga nambubuli. Di ba? Oh, bakit mo, kailangan mo pa ba yun? Ilang araw na lang ang eleksyon? Ang kailangan mo ngayon ay itutok ang iyong atensyon dahil baka madistract ka lang yan. Panghihinaan ka na naman ng loob. Dapat lalong mag-inspire sa inyo yan para pagbutihin pa. Di ba? Oh. Napakalaki ng dapat ilamang ni Vice President Robredo rito, hindi sa survey, sa boto. Yun ang totoo. Wala na yung survey na yun, wala nang naniniwala dyan. Lalo na kung kinukomission mo ang survey, yung inuupahan. Di ba? Ang talaga ngayon, ang survey ngayon, dapat yung wala silang kwan. Eh katulad niya nung 2016, bakit sabi nila mananalo rin si Bling Bling, di ba? Eh ba't natalo? Margin yung ano ha, discrepancy, konti lang, di ba? Close fight eh. Kasi marami sila eh. Nagatihati yung boto eh. Oh, pero mga kaibigan, ngayon, kaibang-kaiba. Huwag kayong papadistract. Kung ginagawa ng iba ang kaisahan, wala tayong magagawa. Di ba? Kasi ano ho yan eh. Papasok ka sa reliyon, tatanggapin mo muna yung mga tuntunin. Di ba? Ngayon, kung hindi ka makakasunod pala dyan, di sana umalis ka, o kaya hindi ka nag-member. Di ba? Oh, ganun lang kasimple yun. Tandaan ninyo ang doktrina dyan sa Iglesia ni Cristo, hindi ho nakasentro sa panalo ng kandidato. Nakasentro ang kaisahan sa pagkakaisa. Nandun ang kanilang tagumpay sa pagkakaisa. Kahit matalo ang kandidato, pero pinagkaisa. Di ba marami namang beses na may mga dinala, hindi naman nanalo, di ba? O, panahon nung tumakbo si Ramos, di ba? O, sino ba ang dala nun? Si Danding Kowanko. O, tumakbo rin nun si Imelda eh. Andan niya lang, si Danding. Talo ho eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Kaya, ang focus dapat dun sa iyong pagsisikap. Yun ang gawin ninyo. Di ba? Yun ang bahagi ninyo. Hindi yung lahat na lang binibigyan. Tinan ninyo nangyayari. Nagtataboy kayo ng paminsan-minsan ng boto. Kasi, yung iba, ayaw na ninyong tanggapin kung hindi kat partido ni Lenny Robredo. I-focus ninyo dun sa panalo ni Robredo tsaka ni Kiko Pangilinan. Doon kayo mag-focus.
Kasi wala nang pwedeng pag-usapan dito ang problema natin ganito sa bansa, ganito, ganon. Isa na lang ang solusyon dyan. Mapalitan sila. Diba? At ang makagagawa niyan, eh si Robredo, doon nyo i-focus yung attention nyo. Diba? Oh, maliwanag naman yan eh. Ibase nyo lang sa sentido komun, mga kaibigan. Puro pan-distract yan. Bueno, mga kaibigan, magpapaalam muna tayo sa mga taga-subaybay natin sa ating impilan sapagkat tayo po'y napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Magpapatuloy po ang ating palatuntunan pagkatapos lamang ng ilang mahalagang mensahe, magbabalik tayo sa pagpapatuloy ng ating FB Live. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arrogante, walang kwentang nilalang nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta tiwali gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumakit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na